tradisyon sa ating pamilya ang pagkakaroon ng reunion. Isa to sa mga paraan para magkasama-sama at magkumustahan ang bawat isa, lalo na at matagal nang hindi nagpapangita. Dito niyo makikita ang iba't ibang ugali ng ating mga kamag-anak. Meron ng maganda ang buhay, meron naman na simple lang ang pamumuhay. O naranasan niyo na bang tingnan kayo mula ulo hanggang paa base sa panlabas na anyo niyo? Minsan pa hindi kayo papansinin dahil lamang sa isa kayong mahirap. Magandang araw, Angels. Isang kwento ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon sa bawat isa. Ito ay kwento ng isang ginang na masayang pumunta sa kanilang family reunion. Ngunit imbes na kamustahin ay puro pang-iinsulto at panlalait ang natanggap niya at ng kanyang asawa sa mga ito. Ngunit sa huli ay mapapahiya ang mga ito sa malalaman nila. Nakapostura na si Aling Martha. Handa na siyang dumalo sa reunion ng kanilang angkan na gaganapin ngayong araw. Darating kasi mula sa malalayong lugar ang iba sa kanilang mga kamag-anak na noon ay hindi na nila madalas makita. Kaya naman, kahit nagdadalawang isip, ay napilitan pa rin silang dumalo. Kasama ni Aling Martha ang kanyang asawang si Mang Jose, na isang jeepney driver. Pareho silang nakasuot lamang ng simpleng mga kasuotan, dahil doon sila komportable. Pagkatapos nilang maghanda, ay sumakay na sila sa jeep na siya nilang magsisilbing service ngayong araw. Maya-maya lamang ay naroon na sila sa itinakdang lugar ng kanilang reunion. Martha, ikaw na ba yan? Natutuwang bati ng kanyang mga pinsan kay Aling Martha. Matagal din silang hindi nagkita-kita. Halos 10 taon din. Simula na magkaroon sila ng kani-kanya nilang mga asa-asawa. Pare-pareho na silang may edad ngayon at may mga dalagat binata ng anak. Sa katunayan, ang iba sa kanila ay may mga apo na rin dahil maagang nagsipag-asawa ang ibang anak ng mga ito. Ang iba naman nilang kaanak ay maswerte sa buhay at magaganda na ang trabaho at nakakaangat na sa buhay. Nako, ako nga ito. Kayo, kamusta na kayo? Ganting bati ni Aling Martha na hindi naman naiwasang mamangha sa naggagandahang gayak ng kanyang mga pinsan. Talagang halatang pinaghandaan ng mga ito ang kanilang reunion dahil nakasuot sila ng magaganda at magagarang mga damit na animo mamahalin. Dahil doon ay hindi niya naiwasang purihin ang mga yon. Ang gaganda ng mga suot niyo ah, mukhang mamahalin. Komento ni Aling Martha sa kanyang mga pinsan na agad naman nagkatinginan. Nako, ganun talaga ang nagagawa ng pera, Martha. Ikaw, napakasimple naman ang suot mo. Sita naman ito sa kanya. Napangiwi si Aling Martha sa narinig, ngunit minabuti niyang wag na lamang niyong palakihin. Nginitian na lamang niya ang mga ito. Nako, ganito lang talaga ako manamit. Hindi naman kasi ako mahilig magsuot ng mga magagara at mamahaling kasuotan. Isa pa, sayang sa pera. Nakangiti pa din na wika niya sa mga ito. Nako, bakit naman kasi kumuha ka ng jeepney driver lang? Sayang ang ganda mo nung araw. Dahil isang hamak na mahirap ang kinuha mo. Tingnan mo, hanggang ngayon ganyan pa rin ang buhay mo. Samantalang kami, tingnan mo ang mga suot namin. Elegante. Halatang hindi pinabayaan ang sarili. Tapos ikaw, ang babaeng dating pinipilahan ng mga nanliligaw at pinakamaganda sa angkan natin, ngayon naghihirap na. Kung sinagot mo sana ang mayamang mong manliligaw, edi sana maganda na din ang buhay mo. Naiiling pang komento ng mga pinsan niya, gayong hindi naman sila bulag at nakikita naman siguro nilang katabi lamang niya ang kanyang asawa. Siguro pati mga anak mo maaagang nagsipag-asawa dahil mga hindi nakatapos ng pag-aaral, ano? Ang mga anak naman namin maaagang nagkaasawa pero pare-pareho may mga business na ngayon. Magaganda naman ang buhay kahit papaano at hindi katulad ng inyo. Tila nagyayabang pang
dugtong ng kanyang pinsan na talagang ikinakunot na ng noo ni Aling Martha. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang mga ito. Naghirap na't lahat ay ganun pa rin ang mga ugali. Ang totoo ay mayaman ang angkan ni na Aling Martha noon. Ngunit ang iba sa kanila dahil sa pagiging maluho ay naghirap. Kaya kinakailangan ng mga itong lumayo upang hindi yun mabalitaan ng mga kaanak nilang natitira sa probinsyang yun. Nanatili namang may kaya ang pamilya ni Aling Martha, ngunit hindi siya umasa kailanman sa mga magulang nito dahil napakasipag naman ang kaniyang asawa. Ginawa nito ang lahat upang mabigyan sila ng kaniyang pamilya ng isang napakagandang buhay. Kahit hindi ganun karangya, kaya naman mahal na mahal niya ito at kailanman ay hindi niya ikahihiya ang trabaho nito. Malaki ang pasasalamat niya sa kaniyang asawa dahil sa sipag nito at pagsasakripisyo ay naging maganda ang buhay nila. Pinanindigan ng kaniyang asawa ang pagiging isang responsableng asawa at ama sa kanilang mga anak. Kaya sobrang proud siya sa kaniyang asawa at kahit kailan ay hindi niya pinagsisisihan na ito ang pinili niya na maging katuwang sa buhay. Dahil para sa kanya ay hindi nabibili ng pera ang pagmamahal. Kung pinanganak kang mahirap, ikaw ang gagawa ng paraan para umangat ka sa buhay. At hindi mo kailangang iyasa sa ibang tao. Dahil doon, sa narinig niya, ay hindi nakapagpigil si Aling Martha. Ayos lang na kumuha ako ng isang jeepney driver. Kahit kailan naman hindi ako niloko ng asawa ko. Hindi ako kailanman umiyak nang dahil sa kanya. At itinuro niya akong reyna ng aming tahanan. Minahal niya ako ng tapat at taos sa puso. Kaya nga hanggang ngayon ay magkasama pa rin kami. Oo nga't mga nakakuha kayo ng asawang may pera. Pero asa na ang mga yun ngayon? Hindi ba at pare-pareho nang may ikalawang pamilya? Prangkang wika ni Martha sa mga mapanghusgang kamag-anak. Natahimik ang mga ito sa sinabi ni Aling Martha. Tila napahiya sa inasta sa kanya. Lalo na nang hindi nagtagal ay may isang magarang sasakyang pumarada sa harapan ng venue ng kanilang reunion. At iniluwanon ang mga anak ni na Aling Martha at Mang Jose. Si Marlene, na isa ng engineer, at si Cindy, na isa namang CEO ng sarili nitong kumpanya. Halos mapanganga ang mga pinsan ni Aling Martha nang malaman ng mga ito na ang jeepney driver na hinahamak nila kanina ay nakapagpatapos na pala ng dalawang anak na pawang mga professional at matatalino. Samantalang sila ay pawang mga suwail na anak ang napalaki, gayong sila ang may pera. Doon ay napahiya sila at halos wala nang mukhang maiharap sa pamilya ni na Aling Martha. Kaya napilitan silang humingi ng tawad. Agad naman yung tinanggap ng mabait na ginang upang hindi na lumaki pa ang gulo. Ang mahalaga ay napatunayan niyang mali ang panghuhusga ng mga ito sa ama ng kaniyang mga anak. Huwag kang papaapekto sa mga bagay na naririnig mo na sinasabi ng kapwa mo. Dahil hindi ka nila lubusang kilala. Hinuhusgahan ka lang nila base sa nakikita nila o panlabas na anyo mo. Pero hindi nila kilala ang totoong ikaw at pinagdadaanan mo sa buong araw. Sino ba sila? Lagi mong tatandaan na ang taong palapo na at mapangapi ay ang siyang taong maraming itinatago at mas mababa pa ang pagkatao kesa sa taong nilalait nila. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa isa na namang inspiring story na aking ihahandog sa inyo. Maraming salamat po.